On today's episode, I will show you all the gears that I use, also known as American Lass is Cheap. So yeah, this video will be about all the gears that I use, all of them. Lahat ng maaalala ko, lahat ng nandito kasama ko ngayon, papakita ko sa inyo. So you can have an idea kung gaano ka tipid ang aking mga gamit. It is really about what you do with your gear and not your gear. And gusto ko i-categorize to into gears that I use on shooting and the gears that I use on editing. So first, syempre ang pinakamahalaga ay ang camera. Ang main camera na ginagamit ko ngayon, ang pinapanooran nyo nito ay ang Canon EOS 650D. The thing that I like the most about this is yung flip out screen niya, which is touchscreen. Yun. Ang EOS 650D is a rebel camera. It's a... Hindi naman siya beginner, hindi rin siya pro. It's on the mid-range camera dahil medyo... Kaya 600D, 650D, 700D. And if you're looking for budget cameras, I suggest getting those. Quick story, ang camera na to, nabili siya. May kasama ng STM lens na ang original price niya, I think, is 30 to 40,000. At itong camera naman is on 30,000, ganun, or 20,000 plus. Pero nabili yung bundled, may kasama pang tripod. Dahil gamit na siya, nabili lang ng 20,000. Sa lahat ng gamit na mapapakita ko sa inyo, ito ang merong pinakamalaking na discount ako, I guess. And next on the list, kasama nitong camera na to na ginagamit ko, syempre, ay ang lenses. So first is the kit lens, the good old kit lens. Ito ay ang 18 to 55mm. Nakaready lang to dito, pero di ko naman talaga siya masyadong nagagamit. And yung ginagamit ko ngayon na nakakabit dito ay ang 18 to 135mm ang Canon zoom. Ito ang pinagusto ko ngayon dahil smooth yung kanyang focusing. At ito ay image stabilized. Pinagusto ko yung image stabilization niya sa mga nagamit kong lens. Ito na rin yung zoom lens and it doubles as my wide lens dahil medyo malaki na yung coverage niya. And I like the look na makukuha ko sa 135 pagka nakasagad ako. Yung compressed background, I like that look. At yung ginagamit ko naman na pinagsasalit ko kapag kailangan ko ng bokeh ay ang Pentax vintage lens. Ito, Pentax. Ayan o. Everything here is manual. Gives a very different look compared sa mga lens na gamit ko dito. At Pentax. At yung build niya ay napakaganda dahil steel yata to, or it's a very good build. Mukhang matibay. And I used to use this Canon F1.8 50mm, ang Nifty 50. Pero, warning, it will give you nightmares. Ito ang nangyari. Ayan. Nabagsak siya, nasagasaan, at ayan, rest in peace. Ito ang unang-unang mapupunta sa ating gear cemetery dahil namatay na siya. At kasama rin nito ay ang battery grip. I suggest you use battery grip. It lets you use two batteries at once. Ayan. At kinakabit siya dito sa ating camera. It also adds a horizontal grip sa yung camera so you can shoot horizontally. Meron na siyang shutter dito. At zoom and all the stuff. Ito, at yung camera magkakasama na yan. Plus, ang bag, plus ang tripod for just 20,000 pesos. Napakamura. Nabili yan from a friend, kaya napakamura. So, I suggest you buy from your friends too. Next camera, ito ang aking kauna-unahang camera na nabili sa aking pera. Hulugan pa. Ito ang GoPro Hero 4 Silver. At nabili ko to second hand. Kasama din lahat ng gear. Kasama yung camera, battery, stand, different kind of stands, charger, yung dual charger pa, at extra battery. Yun. Kasama na siya lahat for just 10,000 pesos. Hinulugan ko ng 1 month. Pero 3 gifts. Kaya napakatipid ng pagkakabili ko dito. At may trabaho pa.
I use this for action shot, syempre. I like the underwater use for this. I like to use this sa underwater, time lapse, and just to give a different angle kasi it gives a very wide shot kapag kailangan ng mga POV, ganyan. So, two cameras down, one to go, at ito ang aking the good old iPhone 5S. Ayan. This is more like a backup para sa akin. Ito ang aking handgun. Pagka meron mga bigla ang kailangan kuhanan at di ko na kailangan mag-set up, pwede ko lang siyang kunin sa bulsa ko, slide to my camera, at start shooting. Also, I like the slow motion that I get here. Quick story, nung wala pa tong GoPro, I used to shoot all my underwater shots with this inside the pouch. At di ko na alam kung nasan yung pouch na yun. Nabili ko lang for 120 pesos. So, meron na ako agad underwater shot just with my phone and the 120 peso pouch. Yun. So, done with all our cameras, I guess. Ngayon naman ay ang lights. And I can summarize my lights with just one word. China. Kasi, kung makikita nyo lahat to, mga, eto, mga bargain, mga Chinese ka lights, ayan o. Mga LEDs na nabibili nyo sa bargain. Ayan o. Ayan o. At etong pinakabagong addition sa pamilya na ay mga LED collection. I like this kasi meron siyang different levels. Ayan. At meron siyang dalawang mode. You can use this soft middle part or this harsh pero mas malakas na outer part. It's starting to be a problem kasi pag may nakikita akong mga LED lights, dahil kahit madami na ang collection ng LED lights na to, pag may nakikita ako sa mall or sa Changi or online na mga LED lights, rechargeable or the battery man, at meron siyang kakaibang use kesa sa mga to, usually affordable siya. Nasa mga hundreds lang siya. So, nakakabili agad ako. Kaya, eh, yung problema, dumadami na sila. I find this LED lights very cool kasi meron silang mga functions na very useful talaga sa filmmaking, and they come at a very, very low price. Ito yung mga ginagamit kong lights kapag nasa labas kami at walang saksakan dahil na-rechargeable sila or the battery sila. I can just use them right away. Pero pag nandito sa aking studio setup, ang ginagamit ko ay, ayan, socket at gantong light. LED light din. Pero nilagyan ko ng plastic bag. Nilagyan ko ng mga plastic to diffuse ka we can get this soft light. Ito nga palang bago kong setup. So, how do you like it? Para mas flattering siya sa mukha. At minsan, ginagamit ko naman tong desk lamp na to kapag kailangan ko ng additional light. At meron naman ako saksakan. So, those are the lights that I use. Ah, ito pala. Ito yung light na nasa likod ko. Ayan, 500 pesos na bili sa mall. Medyo mahaba siya, hindi lang itabuo. Pero ginamit yan sa event sa company namin. Tapos binili ko na lang nung nagamit na. 500 pesos na bili siya sa mall. At string lights ang tawag dyan. So that's my camera, that's our lights. Ngayon naman for the sound. Please don't overlook the importance of sound. You can watch a bad video with a good sound. Pero hindi mo kayang manood ng maganda yung picture pero mapangit yung sound. So, please be careful sa pagbili ng mga cheap na audio equipments. Ang ginagamit ko ngayon ay ang Rode VideoMic Go. Yan. It ranges from 3,000 to 4,000 pesos yata online. Pero nabili ko to na naka-sale sa Lazada. Ayun. So far, so good. Wala naman ang nagiging problema sa kanya. At ang good thing sa kanya, pwede mong tanggalin yung pinaka-jack at bumili ng extension cable gaya nito. At magagamit mo na siya as boom mic. For the vlogging and for booming some scenes, I use the Rode VideoMic Go. Hindi na kailangan ng battery, just plug it into your camera at gagana na siya. Again, ang equipment na to is a mid-level equipment. Hindi siya beginner, hindi siya pro. For beginners, you can use VideoMic Pro, mas maliit dito. And for professional, you can use the VideoMic Pro. But I choose VideoMic Go because of its convenience, magagamit na siya ng walang battery. At okay naman yung quality niya. Pero usually, ina-edit ko pa siya ng konti sa editing software. Next on my audio equipments, itong BM800 from Lazada din. Ayan. Nasa 600 plus lang siya.
Ang jack ng mic na to ay ito at ito. So, pwede mo siyang isaksak sa camera mo directly at gano'n siya ginagamit. Condenser mic siya, hindi siya shotgun mic kagaya ng video mic go. So mas focus yung sound na makukuha mo dito. So far, madali lang ko siyang magamit dahil tingin ko kailangan ng phantom power nito eh. Kasi natry ko na siya nung walang phantom power directly sa camera at mahina. And the next audio equipment, hindi ka maniniwala, pero ang ginagamit ko ay ang aking iPhone. It doubles up as my audio recorder. Kapag kailangan ko nang hiwalay yung video recording at audio recording, I usually do this, sinasaksak ko yung headset na kasama ng iPhone at pinapasok ko sa damit ko, tape it inside, or kapag naka-polo ko, iniikot ko sa botones. Tapos, hit the recorder, bubulsa ko na, and hit the video. Kapag in-edit ko, pinagsasama ko na lang sila. Para kahit malayo ako sa camera, naririnig pa rin nyo ako. So that's a quick tip and you are welcome. So that's all of our audio equipments, I guess. Next, gears to use sa pag-shoot ay napaka-importante nito. Ang tripods and stabilizers. Ito ang aking gamit dati na tripod para sa camera na to. I bought this for more than 100 pesos. Pero hindi niya kinakaya yung weight dahil dito. Ayan. Nababalok to eh. Ginlo ko na lang ngayon. At ginagamit ko na lang siya sa phone. Sa phone. Pero pagka yung DSLR nakabit dito, babali siya. So ngayon, etong gamit ko for vlogging. I have two of these. Yung isa, yan yung nakabit dyan at bali-bali na siya. Pero ngayon, eto, bago pa, mababali pa lang siya. That's the thing with buying cheap equipments. Talagang kailangan maingat ka, pero sigurado naman masisira siya. Patagalan na lang. And ito ang gamit ko, 250 pesos lang. Meron na akong Gorilla Pod na matatawag. And I like na meron siyang kasamang ito, adapter for the mount. So ito yung mga cheapest stabilizers o tripods na aking gamit. And yung tripod talaga na gamit ko, yung matibay na tripod at matigas, wala sa akin ngayon, nasa hiraman pa siya. It's a photography tripod. So ball head lang siya, hindi siya fluid head. Hindi siya pang video talaga, pero I use it kasi sturdy at heavy at maganda yung build niya. And next, this is my DIY top handle stabilizer. And so meron siyang mga ilang mounting points dito. Gawa siya sa PVC. And I just painted it with black para mas mukha namang matibay. Matibay naman siya. I shot a short film using this. Kaya lang di ko na siya na-edit. And siguro, some other time. 2 years ago, I shot a short film using this DIY PVC pipe top handle thing stabilizer. Next on the list. Ayun, pinapawisan na naman ako. Kasi hindi na tag-ulan, mainit na. Next on the list, quick story, itong next sa list natin, matagal ko na itong pinangarap, nakita ko pa lang siya sa Film Riot, kaya lang wala pa akong pera noong high school and even college, so nabili ko lang siya noong nagtatrabaho na ako. And it's not very up to date, ito ay ang Steadicam, ayan. This Steadicam is very cheap, ito yung cheapest Steadicam that I can find. It costed me 2,700 something, ganyan. Less than 3,000 pesos. And it's good! Good build! Hindi ako makapaniwala na matibay yung build niya. It's made from metal. So matibay siya. It looks good. At the thing I like, wala siyang tatak. Ayan o. So, kapag mura kasi yung binibili natin, dapat walang tatak. That means it's not trying to copy someone. So next on the list is my newest favorite gear. This next item is the newest addition to our stabilizers and tripods category. Matagal ko na rin siyang gustong makuha at ngayon ko lang nabili. I will make a review for this on another video. Gusto ko lang mas magamit pa siya ng matagal. So I'm talking about the Yunteng monopod, telescopic monopod with fluid head. Ayan. Ito talaga yung pinakagusto ko dito, yung fluid head niya o video head. Kasi you can do tilt and pan or camera movements smoothly
ano, kasi hindi mo to magagawa sa tripod na pang photography. Ito talaga yung pang video. And I got this for 1,000 plus lang. 1,000 plus lang. And it's made from metal and plastic and aluminum. At it does the job. Ito na rin yung cheapest na makikita kong video head. Nung una, pinaplano ko lang bumili ng pinaka-ulo lang. Pinaka video head lang at ikakabit ko na lang doon sa tripod. Pero I ended up buying this kasi konti lang yung pagitan nila. And kung hindi nyo pa alam, I have a short film coming at ito, sakto yung dating niya, magagamit ko na siya doon para I can do some smooth movements doon sa ating short film at napaka-cinematic noon pag nagkatotoo yun. So, the thing I like this pa ay pwede mong tanggalin yung pinaka-head. Ayan. And put this on a different tripod na merong same mount. Actually, pwede itong ilagay dito eh. Ayan, yung sinasabi kong adapter. Pwede natin siyang ikabit dito. At meron na tayong hybrid na gorilla pad at video head. O, diba? Ayan. Pero hindi ko to dito gagamitin. Ikakabit ko siya sa tripod na isa. So, that's about it. Ang ating camera, ating lights, ating stabilizer. Ngayon naman, ang ating accessories.